So yung continuation natin ng part 2 kasi pag no, pag run ko ng WAMP. So next stop yung pag-record natin. So dito makita natin na color green, so meaning running na yung WAMP natin. So create na database, so this is database. Tapos again natin dito is a payment. Okay, tapos create. So, A-Payment, meron tayong A-Payment dito. Create tayo dito ng T-Ball. We have TBL student. Tapos, set lang natin dito ng 10. So, sa table student natin, so, gawa tayo ng student number. Ayan. Tapos, varchar set natin ng 50. So, ito yung gawin nating primary key. Tapos, derif ID. ID number. So, varchar 50. Tapos, last name. Varchar 50. First name, varchar 50. Yung name ay varchar. Ito na lang yung lagay natin. So, ano pa? Grade level or the grade varchar 50. Lagyan natin sa 50. Tapos, section varchar 50. Okay, so pwede naman natin siyang i-query. I-query na lang natin, no? Hindi na lang natin isama section. Tapos, after niya is section, tapos image. So, image lang to. Tapos, long blob yung gagamitin natin. Walang size. Okay? Or pick. Pick na lang siguro. Ayan. Tapos save natin. Save natin siya. Sa baba. Save. Okay? So, isang database. Create, I mean, table. Create pa tayo ng TBL. Grid level. Ito. So, set lang natin ng 1. Tapos, lagay lang natin dito is a grade level or grade varchar 50. So, gawin natin yung primary key. So, at pa tayo ng isa. TBL section. TBL section. Kasi natin dalawa. Tapos, lagay natin dito AC. Grade level. Ano? The section. Yung section niya is varchar. So, ito yung gawin nating primary key. So, hindi na lang natin lagyan ng ID para mas mabilis tayo. 50. Tapos, save. Ayan. So, meron tayong tatlong table na. Grade level. Tapos, section student. Okay. Tapos, dito. Add lang tayo muna ng reference. Add. Tapos, add reference. And then, browse lang natin. Browse. So, browse lang natin to. Browse. Tapos, example sa drive D. So, hanapin lang natin siya, no? MySQL.dll. Ayan. Nakacheck siya. Tapos, okay lang natin. So, automatic na. Lagay na dito yung MySQL natin. So, pwede tayong magagawa ng reference. Pwede tayong matawag natin yung reference sa MySQL. So, una, create muna tayo ng module. So, add, and then go to, saan ba tayo? No, dito. Right click, tapos add, then new item, tapos select natin is module. Okay, so sa module, dito natin lagayan natin yung mga global declaration natin. So, import mysql.data.mysql file. So, once na hindi naka-import, yung mysql.dll, so mag-produce ito ng error. Okay? Tapos, we have the public send as new mysql connection. This is connection. Tapos, public same as new mysql command. Then, public dr as mysql data reader.
Tapos, add tayo ng connection, public connection, public sub connection. Okay, tapos CN new MySQL connection with CN, tapos dot connection string. So yung connection string natin is the server. So yung server natin is localhost since standalone tayo. Tapos yung user ID natin, so kung naya yung sa previous video natin, so nakalagay dyan is root. So password, so walang password. Tapos database, so yung database natin, so nakalagay dito is a payment. So lagay din natin dito is a payment. Okay, so try natin cn.open. So try natin if okay ba siya. So dito natin siya ilagay. F7 tayo. Tapos punta tayo dito kay ayan, connection. So once na mag-run yung program, walang error. So meaning okay yung connection string natin. So ayan, ayan. Okay, so walang error. So meaning okay yung connection string natin. Okay, so next natin gawin is release muna natin yung iba. Kasi hindi naman to, no? Hindi naman yung ginamit natin para malinis yung code natin. Ayan, so tanggalin muna natin to since okay na yung connection. Balik natin yan mamaya. So next natin gawin is dito tayo student. So meron siyang add. So once na mag-add tayo, so gawa tayo dito ng ano, so, siguro input box, no? Tapos frm tapos grid label. So again, ayan, so same procedure. So this is pick single, tapos ito is ayan, tapos 9, tapos control box. Okay, tapos copy natin yan. Lagyan natin dito. So this is me the dispose. Tapos ayan. So this is grid level. Tapos add lang tayo dito ng ano, isang label. Ayan. So enter grid level. Okay. Tapos text box, add ng text box. Yung text box na yan. Ayan, tapos so this is txt grid. So character casing, change natin to upper. So para naka-upper case lahat yan. So balik tayo dito, student, copy natin yan. Tapos lagay natin dito, save. O, dito lang siguro, no? Ayan. Okay. So, try natin. Good na tayo. Cn.open. Cn.close. Tapos, MySQL command. Ayan. So, since wala tayo naka-import, no? Kaya, ito yung lumabas niya. So, para hindi matouch yung code natin, so mag-import tayo dito. Import mysql.data.mysql client. So, para dito is mysql client na lang. Tapos, insert into tbl grid level. Okay, tapos, yung lagyan natin dito is si ito kay grid label. So, lagyan natin dito si grid. So, lagyan tayo ng grid. Ayan, tapos values grid. So, variable. So, this is variable at grid. Ayan, tapos active connection natin si n.
And same dot parameters dot added value. So at grade. Grade lang ba nakalagay dito? Ay, tama, grade. Txt grade.txt. Okay, tapos send that execute non query para mag-save yung record. Tapos visits box new grade level has been successfully saved. Tapos cn that close. If ever may error, so this is close, not clone. So kung may error, so i-close niyan yung connection niya. Tapos, labas natin yung klase ng error. Message may be critical. Okay? Ayan. Tapos, dito is me.dispose. Tapos, balik tayo kay student. So, gawa tayo dito ng module na sub gate grid. Then, cn.open cn.close. Tapos, a CBO grid. So, wala pa tayong yata, ano, name. This is CBO, not CBIO. Not CBI grid. This is CBO grid. So, CBO grid. That selected index. Selected index. Lagay natin is negative 1. Para may risk yung selection index niya. Kasi pag 0 yung nalagay natin, so, yung first index niya is yung i-display niya or yung first element niya. MySQL command. So, wala pa rin tayong bitong import MySQL. Tanggalin lang natin yan. Tapos, select asterisk from TBL grade level. Then, DR. And that execute reader and while dr, so of course close natin yung nag-open tayo ng dr, and then cbo grade.items that add, so i-add natin si dr.items yung grade natin that is 3. Okay, ayan. So dito is pagtawag natin dito, tawagin rin natin si dot ano, hindi dyan. Ito kay student list. Tawagin din natin si dot gate grid. So dito rin sa pag sa grid label, pag save natin, so before niya i-dispose, so tawagin man natin si frm with frm student tapos dot gate grid. Okay, so try natin. Ayan, new. So, since wala pa siyang record, no, add muna tayo. Ano, hindi pa plan natin natawag. Pag-click sa add. So, tawagin muna natin yan. With frm grid label dot asyudelog. Tapos, si grid label. Error bang dispose? Error na. So, example, lagay natin is grade 1. Save natin. So, nandiyan na si grade 1. Okay? So, print tayo. Grade 2. Ayan. Grade 3. Ayan. Grade 4. Okay? So, ayan yung, ano? Dito. Hindi pala natin na-clear, no? So, may kulang tayo dito is hindi pa natin siya na-clear. So, dapat i-clear natin. So, cbo grade.items dot clear. Ayan, para hindi siya mag-balik-balik yung record. Or paulit-ulit, balik-balik, paulit-ulit. Lumalabas talaga ang pagkabisaya natin, eh. Example lang tayo ng grade 5. Add pa tayo ng grid 6. O,
Okay, so yan siya. So how about mag-remove naman tayo? So remove tayo. So if ever mag-remove tayo, so dito tayo mag-code. Try. Tapos if message box remove this record, tapos BB yes no, FBB question is equal to BB yes, then cn dot open cn dot that close, tapos cn new MySQL command, tapos delete from TBL grid level, tapos where tayo, where grid is equal to at grid inductive connection, same that parameters that add with value at grid, then cbo grid dot text, same that execute non query para ma update yung pag delete ng record. Box record has been successfully deleted. Okay, ayan. Tapos tawagin natin si gate grid. Okay, ayan. So, dapat may condition pa tayo dito. If CBO grid natin that text is equal to string dot empty, then message box please select from the list, tapos pb exclamation, then of course i-return natin. So yung purpose ng return is hindi niya dito i-continue yung pag-execute, so i-stop niya, i-stop na dito. So example, mag-add tayo ng grid level. So ayan. Ayan. So nandito siya. So remove natin. Remove this item. Yes. Ayan. So check natin. So na-remove na siya. Okay. So same procedure with the section. So same procedure sa section natin. Ayan. So, it's already 12:05 ng gabi. So, i-stop na lang natin yung tutorial muna natin. So, nakagawa na tayo ng dalawang tutorial. So, isa is yung naputol siya. Ayan. So, yung pag-design ng student. Ito. So, pag-design. Tapos, yung isa naman is ito. So, pag-add ng grid level. So, bukas, yung gagawin natin is mag-add tayo ng section. Tapos, mag-add tayo ng student. Okay? So, ayan. So, ayan. So, after itong si student, dito naman tayo kay product. After the product, dito tayo kay manage balance, manage user, tapos login balance, point of sales report. So, ayan. Okay, so, again, maraming salamat sa iyong panonood at pakikinig. So, I hope meron kayong natutunan na bago sa ating bagong tutorial. So, ingat kayo palagi and happy coding everyone. Thank you.